Magandang araw mga kabilbil! Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroon. Ngayon po ay magluluto tayo ng... Alam kong yung mga nasa abroad ay namimiss nila ito. Kaya ngayon, lulutuan ko kayo ng masarap na ginataang puso ng saging. Ito po ang ating mga ingredients. Puso ng saging, isda, kingfish po itong gagamitin ko, sibuyas, bawang, luya, at sili. Gagamit din po tayo ng bagoong alamang at kaunting paminta. Ang gagamitin ko pong gata ngayon ay powdered milk. Powdered milk? Kapowdered ko pa na. Ay, okay. Nito ang gamitin eh. Ang gagamitin ko pong gata ay powdered coconut milk. Para po sa kung wala kayong mabiling fresh coconut, ay pwede nyo pong gamitin ang powdered coconut. Ngayon po, gagamit din tayo ng asin para lamasin, ilalamasin po natin mamaya ang puso ng saging para matanggal natin yung dagta niya. Mapait po kasi yun pagka hindi natin natanggal. Ngayon po, hihiwain muna natin ang ating puso. Hiwain lang po natin siya ng maninipis para hindi mahirap siyang lamasin mamaya. Ito lang po siya. Pagdating po dito sa dulo, tanggalin nyo po ito. Pwede pa rin po itong gamitin. Tatanggalan nyo lang po nitong parang, kung tawagin namin to sa Bicol ay, parang palito ng posporo. Ayan. Ayan po. Tatanggalin nyo lang po ito. Tapos, hihiwain nyo rin ng maliliit. Isama natin sila dyan. Ngayon po, bago natin lamasin sa asin, papakita ko po sa inyo ang isang technique ba na para matanggal yung dagta. Kuha kayo ng stick, lagay nyo dito at ganunin nyo lang po. Para mawala yung dagta niya. Kasi minsan, di ba, madagta siya. So, ganyanin nyo lang. Yan. Dami. Diba, oh? Daming dagta. Ngayon po, lagyan natin to ng asin. Lamasin natin siya. Lang po. Lamas. Ito na po, pagkatapos nyong, natapos nating lamasin, ayan na siya, oh. Bigayin nyo ganyan. Ayan. Biga. Maging ganito na po siya, oh. Ngayon, huhugasan natin siya at pakukulaan ko muna ng isang beses sa tubig lang. Kasi ang ginamit kong gata ay powder. Pero kung ang gagamitin nyo po ay yung fresh na nyok, yung pangalawang gata po, yun na po ang pwede nyong ipang luto sa kanya. Kaso nga lang, ang ginamit ko ngayon ay powder, coconut powder, so pakukulang ko muna siya sa tubig. Tingnan niyo po yung nakuha kong katas, oh, ayan na, yung katas ng puso ng saging na nilamas natin sa asin. Ganyan na po siya, oh. Okay, hugasan ko lang po ito at pakukuluan, tapos babalikan ko kayo pagka mag-iluluto na natin sa gata. Ngayon po,
malambot na itong ating pinakuluan na puso ng saging. Ang gagawin ko po ngayon ay papakuloy na po natin ang gata. Sama na po natin ang sibuyas, ang luya, bawang, pati na rin po ang paminta at ang ating bagoong. Hintayin lang po natin kumulo. Haluin po ng haluin para hindi siya masunog yung gata. Kung fresh na coconut naman po ang gagamitin nyo, pag pinakuluan nyo yung saging, puso ng saging, pag tuyo na siya, ilagay nyo na po yung kakang gata. Saka nyo timplahan. Hintayin lang po natin itong kumulo at ilalagay na natin ang sahog nating isda. Optional po kung maglalagay kayo ng sili. Pero masarap naman po siya pag may konting anghang, kaya maglalagay ako ng konting sili. Durugin nyo po kung gusto nyong maanghang. Paborito po ito ni Camera Girl. Puso ng saging. Ayan po. Kumukulo na yung gata. Ilagay na natin yung isda. Ayan lang po natin maluto ang isda. Tapos ilalagay na natin ang puso ng saging. Pan natin para kumulo agad. Habang hinihintay ko pong kumulo ang ating gata, shoutout po kay Marlene. Maraming salamat sa paggawa niya sa aking buhok. Hi Marlene! Salamat! Ilagay na po natin yung ating puso ng saging. Pan po natin. Ito na po ang ating ginataang puso ng saging. Ilagyan para makakain na at gutom na. Ito na po ang ating ginataang puso ng saging. Maraming salamat po. Ito na po ang ating ginataang puso ng saging. Sana po ay magustuhan nyo. Kung magustuhan nyo po ang video ito, please like, share, and subscribe. At pindutin nyo po ang notification. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, please like, share, and subscribe. At pindutin niyo po ang notification bell para palagi kayong updated sa aking mga susunod pang video. Shoutout po sa aking mga bagong subscriber at sa lahat po ng aking mga kaibigan at lahat ng mga sumusubaybay sa aking channel. Maraming salamat po. God bless us all. Bye!